Lepas dulu. Pakai ini. Yan mga kaliktro DIY TV, so check natin yung voltage ng kanyang Kcon board. So ayan nga pala yung kanyang itsura, silip sa lalim. Yan. Wala siyang ganun mo lang. Ayan. Wala siyang picture pero po yung backlight. So ayan, titingnan natin yung kanyang source ng Kcon board kung meron siyang supply. Yan. Una, tingnan natin yung supply ng Kcon board kung meron. Check natin. So yan, sa DC. Yan, nakarinse na tayo sa tester. Yan, dito tayo sa, check mo sa monitor para makita mas malaki. Ito yung kanyang 12 volts. Ayan. So ayan guys, meron tayong 12 volts na nare-reading. Ayan. So punta tayo sa kanyang BGL saka BGH kung meron siyang supply na 30 volts saka negative 7 volts. So matatagpuan natin dito yan sa kabilang IC. So ayan. Tingnan natin yung kanyang BGL. So ayan yung kanyang BGL. Dapat meron tayong ma-reading dyan na negative 7 volts. So ayan, wala tayong na-reading. Millivolts lang, 0.3 volts. So ibig sabihin walang supply na lumalabas. So ngayon punta tayo sa kanyang BGH, dapat meron yang 30 volts na DC sa BGH nya. So ayan yung BGH nya guys. Ayan. Ito yung kanyang BGH. So check natin yung kanyang BGH kung meron 30 volts. So wala rin. So ibig sabihin walang pumapasok na supply dito sa ating Kcon board, hinaharang. So check natin yung kanyang fuse resistor sa Kcon board kung may problema, kasi hindi magdiretso yung ating supply. So ayan, ito yung ating Kcon board. So ito yung ating supply na 12 volts, ito yung ating fuse resistor, tapos yung diode natin. So check natin yan kung mayroong supply. Meron tayo na reading na 12 volts. So dapat papasok tayo dito sa kanyang fuse resistor. So mababa yung kanyang ano, point, ano lang, 344 milliampere. So ibig sabihin may shortage ng piyesa. So check natin yung kanyang piyesa. Disconnect muna natin yan. Punta tayo sa ohms para malaman, check natin yung kanyang fuse resistor. Tiga ang ohms resistance. Resistance. Yan. Ito yung kanyang fuse resistor. So wala, putol. Yan guys. Putol yung kanyang fuse resistor. So check natin yung kanyang diode. Punta tayo sa diode. Yan. So ang diode niya ay, so sa polarity niya, okay. Yan, 470, 69 volts. Tapos 1.5 volts. 1.1 volts. So okay, good. Tapos sa kapasitor, check natin sa kapasitor niya kung okay. So ayan, meron tayong na reading 41 microfarad. So ibig sabihin okay yung capacitor, okay rin yung diode. So ito lang ang nagiging problema natin. So papalitan natin yan para makita natin. Papalit tayo guys ng piyesa. Ayan ang ating ipapalit guys. Fuse resistor. Ayan, papatay. Ito ilaw. So ayan, dito na lang tayo mag-tap. Tsaka itong diode. Pwede rin dito na lang. Okay. So, ayan. Saksak natin yan. Check natin ulit. Sana okay na yung ating ginawa. So, back natin sa ating test pad. Yun. Tapos, punta tayo sa DC. Tulad ng dati, check natin yung out ng 12 volts. So ayan, meron na tayong pumapasok. Tumawid na yung supply. So yung kanyang BGL, check natin. BGL, BGL. BGL, yun. Ito yung kanyang BGL guys. Ayan. So meron na tayong negative 7 volts, okay. So yung kanyang naman BGH. Check natin yung kanyang BGH guys. Ayan. So yan, BGH nya, blurred lang. So ayan. So yung BGH nya ay, dapat meron tayong 30 volts. So ayan. So ayan, tama. Ayan, 30 volts. So ibig sabihin, okay siya guys. So dapat yung picture niya, mayroon na yan. So tignan natin sa ilalim guys. Ayan, dapat okay na yung picture niya. Wala pa din. Nasaan na yung ano? Ayun, mayroon na guys. Ayan o. So check na lang natin yung ano. Okay na siya. Okay. Successful yung ating ginawa. Yung may mga chismis na, yung mga ganon. Yeah.